Hindi pa nga rin magaling completely mga idol ang tuhod neto ni Kendrick Nunn at siguradong nag-aalala ang mga Lakers fans. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol, eto munang si Kendrick Perkins at ang kanyang sinabi dito nga sa team ng Los Angeles Clippers. Sabi niya, they won this offseason and I don't even think it's close. Ang move na pag-acquire ng Clippers para kay John Wall mga idol ang nagtulak kay Perkins na sabihin yan. Well mga idol, sa totoo naman, itong ang team ng Clippers ay isang stacked team. Talagang loaded nga sila for next season. Babalik pa itong si Kawhi Leonard, tapos magkakaroon pa sila ng fully healthy Paul George. Kaya ang mga idol, nasa boat din ako na nagsasabi, ang Clippers ay isa sa mga magiging contending teams for championship next season. Isa sila mga idol sa tingin ko na dapat nga nating i-watch out. Tingnan nga natin mga idol ang kanilang maaring maging potential as a team kapag naging fully healthy nga sila. Dahil ngayon mga idol, so far sa off-season ay parang hindi nga masyadong binibigyan ng mga NBA analyst at reporter itong team ng Clippers. Pero dahil nga mga idol sa kanilang mga player ngayon sa roster, ay hindi ko na rin maiwasan na mapaisip baka ang Clippers ay may malaking tsansa na manalo ng championship next season. Pero nga mga idol, pag-usapan natin ang balita patungkol kay Kevin Durant at sa team ng Miami Heat. Maari na nga daw talagang makuha netong team ng Heat itong si KD kung i-include nga lang daw nila itong si Bam Adebayo sa trade. Bukas mga idol, pwede na si KD maging Miami Heat player. Pero ang nagpipigil lang niya na yung ayaw nga na pag-trade ni Pat Riley sa kanyang batang player na si Bam Adebayo. Pero nga mga idol, para nga sa aking palagay, sa tingin ko dapat mag-all-in na ang team ng Miami Heat patungkol nga dito kay Kevin Durant. Kung kinakailangan si Bam, sige, i-trade na lang mga idol. Dahil itong si Jimmy Butler ay hindi na rin naman ganun kabata. Ang laki-laki pa ng kanyang kontrata. Kaya nga mga idol, hanggat may pagkakataon, hanggat may window, ang team ng Miami Heat na manalo ng championship ay dapat ipursu na nga nila ito completely 100%. Dahil sigurado mga idol, tataas ang kanilang championship chances kapag nakuha nila itong si Kevin Durant. Pero mga idol, ayan ay sa aking palagay. Pero kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba sa inyong sariling opinion, magandang i-trade si Bam para kay KD? Or isa nga itong bad move? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At ito namang si Kendrick Nunn ay pag-usapan natin para sa ating panghuling balita. Dahil mga idol, hindi pa nga daw siya cleared sa 5-on-5 workout. Sa 5-on-5 ang mga idol na scrimmage ng Lakers. Ibig sabihin niyan, hindi pa nga siya 100% healthy. Hindi pa nga magaling ang kanyang tuhod. Yan kasi mga idol, yung 5-on-5 ay ang last step para nga ma-clear na completely sa lahat ng basketball activities ang isang NBA player na injured. Pero nang dahil nga daw mga idol sa major injury ang natamo neto ni Nunn, ay dinadahan-dahan nga daw siya ng Los Angeles Lakers, which is sa tingin ko mga idol ay matalinong move. Mahaba pa naman ang off-season. Meron pang halos 2 months at nung ang si Nunn para nga ihanda ang kanyang sarili at ang kanyang tuhod para nga sa Lakers next year. Kaya nga take your time. Yan mga idol ang mapapayo ko dito kay Kendrick Nunn at sa Lakers. Huwag na nga silang magmadali dahil mas mahirap na mas ma-injured pa atong si Nunn. At yan na lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!